At bilang karagdagan ng ang aking biyaheng Laguna, guys, ay meron akong nakita ditong old house na napakaganda. Ayan. Tara mga guys, at ilibot ko kayo dito sa paligid ng old house na to. Ayan mga guys, ang kanilang ground na full of greens. Ayan. Dito sa bandang likod, may napansin ako na playground ng mga bata. Ayan. Actually, hindi ko kilala yung may-ari nitong bahay na to, mga guys. Ang sabi lang sa akin nung caretaker ay taga Maynila daw. At ito daw ay ginagamit sa mga shooting. Ayan guys, ang ganda ng kanilang kapaligiran. Ganda ng kulay nung ano na yan, halaman na yan. So, yung mga yan, rambutan yan. Apo, yan. Ang dami. So, ito na nga. Try natin akyatin yung taas ng bahay para makita natin kung anong meron sila sa taas. Try natin umakyat. So, tingnan mo, ang ganda. Kahit na luma na yung bahay, ang ganda pa rin ang ano. Siyempre, ano na na... ngayon to, bihira na lang yung mga ganitong bahay ngayon. Haunted house. Haunted house ba to? Sorry po, makikiraan lang po. Ayan, oh guys. Ayan, oh, bakit sa taas? Meron silang mga... halaman din dito sa taas. So, ayan nga mga guys, ang pintuan nila ay old-fashioned na rin. At ang kanilang ceiling ay made of kawayan. Ayan, ang ganda tignan mga guys. At yung style ng bahay na ito guys, hindi naman daw nila pinalitan. Mga konting repairs lang, pag may mga nakikitang sira. Yun, nire-repair lang nila. Tuwan-tuwa lang ako mga guys kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakakita ng mga ganitong antique na mga kasangkapan sa bahay. Ayan, oh. Mga display nila, tapos yung mga tables, puro mga antique ang makikita mo dito sa loob ng bahay na to. Kagaya ng mga old chairs na matagal na patagal ng panahon yung mga yan. There you go. Banda pa tayo rito. Etong
iniikutan ko ngayon mga guys ay ang veranda na tinatawag nila. Ayan mga guys, ang ganda rin kahit na lumang-luma na yung bahay. Napapanatili nilang malinis kasi may caretaker sila dito. Yan, tuloy pa tayo dito sa banda rito. Yung mga old cabinets, yan, nandyan lahat. Yung mga lumang gamit nila guys, nandyan pa rin. O diba, may mga old tables and chairs pa sila dyan. Ayan mga guys. Siguro ito ang kanilang kitchen. Pero nasa labas pa rin yung kitchen nila mga guys. Parang nasa labas ng veranda. Hindi ko alam kung ito ay kanilang coffee place. Kasi meron sila ditong mga gamit din na lumang-luma na. Ayan mga guys. So, habang nakatayo ako dito sa veranda guys, sinubukan ko na rin kunan ang buong paligid ng bahay na ito na punong-puno ng mga fruit-bearing trees kagaya ng rambutan, lansones. Yan. Ang ganda talaga dito sa lugar na ito guys kasi presko, maluwang yung bakuran nila. At sinubukan ko magpaalam guys dito sa caretaker kung pwede kong pasukin yung loob ng bahay. At salamat naman at pinagpaunlakan niya kami. So ito ang makikita mo sa loob ng bahay. Yan. Ang ganda pa rin mga guys. Minsan nakakatuwa na makita yung mga ganitong mga old furnitures. Ayan mga guys. Oh. Thank you.
May mga nakita pa ako dito mga guys na mga transistor radio na lumang-luma na hindi talaga itinapon ng may-ari ng bahay na to. Yan, medyo madilim nga lang kasi wala pong ilaw. At yung mga curtains nila guys ay yung uso pa noon na ang mga nanay natin ay mahiling magkantsilyo. Yan, mga curtains nila. At yung ceiling nila guys is made of bamboo. Yan, ang buong ceiling ay puro kawayan guys. Hindi na kailangan dito ang aircon, presko ang hangin, galing sa mga puno sa labas. Ayan. Siguro nung araw ang uso ay lampara lang, kaya ang dami nilang stock na lampara guys. Yan yung mga yan. Chimney. Ayan guys, alam nyo ba kung ano yan? Yan yung old fashion na makina, yung sewing machine. Yan, manual lang yan.